yung second lapel ko. Ito yung second lapel ko. So, ang brand nito is Xtuga. Nabili ko siya sa Lazada. Kung makita niyo yung reviews doon, ako yon. So, ang maganda sa kanya, meron siyang volume control. On, off, syempre. Siya ka 3.5. Then, boat. Ang kaso, pag unang bili mo, medyo confusing lang kasi hindi pa siya naka-pair tong dalawang to. So, kailangan mo siya i-pair up. So, meron siyang button sa loob. Yan, ganyan, ganyan. So, ito wala. Yung receiver. Ito lang. So, mahirap. Inabot ako ng almost 1 hour para siya may pair up. Binasa ko lang yung instruction manual niya. So, ang pangit dito is, yung sa receiver, ito yung receiver. Ang pangit sa receiver, ganito. Check nyo yung picture niya. So, bumili ako sa Lazada ulit ng Andover phone clip na mas matibay. Ano siya, hard plastic. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, kaya ang pangit yung receiver, diba yung, sa transmitter meron ng clip-on. Pati yung sa receiver meron din. So, kapag gamin ang mount ko siya dun sa mismong, ano, sa mismong holder, hindi siya nakalubog masyado. Kasi ito, makita mo yan, nakaangat pa siya. So, ayan yung nagpapa, minsan kasi na natatanggal siya eh, yung sa mismong holder na nakasama sa binili mo. So, sobrang pangat nun. Basta maganda quality nito. Usually, ito na laging gamit ko. Sir Godwin, bakit po dalawang lapel nyo? Ito, kaya dalawang lapel ko, minsan kasi kapag SDE, tapos walang audio cable malapit sa projector, so yung isang itong isang lapel ko, ayun yung mag-saving wireless para sa laptop na namin, para makonect sa sound system, isa na yun. Pangalawa, hindi mo din alam kung kailan ka masisiraan ng gamit. So, kaya ako may backup na lapel. So, next is my mic. Yung mic ko kasi Talkstar, which is yan yung gamit ko ngayon sa audio. Alam ko meron pa ako dito kung Saramonic eh. Di ko alam kung saan ko nalagay eh. Ito, Saramonic EX100. Ito, preamp to. Ito, wag mong ilalagay sa mismong hot shoe ng camera mo. Alam ko bakit? But ito, merong laman na shotgun mic, plus yung lapel pa, tapos na siya, tapos nakasukbit sa camera to, aalog yan. Tsaka, so, ganun nangyari sa akin, nasira yung ano ko. So, ang ginawa ko, bumili ako ng hot shoe adapter na naman. Pero, ang ano niya, yun o, kung makita nyo. Magalaw. So, itong lock nung sa mismong ano, yung lock niya mismo, kapag nilock ko sa taas, hindi na siyang gumagalaw. Napaka-divine na yan. So, ito kasi, pwede siyang hot shoe, pwede din siyang threading sa ilalim. Kaya ako itong nalagay itong hot shoe adapter. Yan, isa pa yan, sticker na yan. Andiyan din yung pangalan ko, address ko, tsaka yung contact number ko. Siyempre, mahirap na mawala ng gamit. Batteries. Yun nga, gaya na sabi ko, AA batteries. Yan. Lahat niya may sticker. Ito, bagong bili ko ito sa One Gadget. Kung gusto niyo bumili ng mga NRF na batteries, doon kayo bumili sa One Gadget. Legit yung mga battery nila doon. Walang fake. So, ayun, nagkaalo-halo kasi yung mga lumang battery ko na NRF. Tsaka bago. So, wala na. So, ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang. Para at least nagagamit ko. Basta marami ang battery noon. Siguro ata, 12 ata yun. Basta marami. Yan. Marami pa yan. So, meron din akong itim na battery. Ito yung sa ano to. Ito yung AAA na itim ko. Yan. Yung ibang case dito, itong dalawang case na to, case to dapat nung battery nung ano, Nikon 1V3 nung binili ko. Yung battery pack niya sa ano, sa Lazada. So, salamat One Gadget kasi andiyan kayo. mahirap maglamit ng battery ng Nikon 1. So, yun, battery. AA. So, mas maganda, mas marami. Backup yan lagi. Kasi yung lapel ko na, yung pangalawang lapel ko, apat na agad. So, plus yung flash ko pa, apat. So, plus yung ilaw ko pa, anim. So, mayroon pa akong tirang dalawa. So, plan ko pa bumili ng apat na set pa. Para in case na mag-double book ako, di ba? Meron akong backup. Tsaka, in case na may event ako kinabukasan, pwede ko din siya magamit, di ba? Yung pangalawang set para habang nasa bahay nag-charge. Diba? Pero, syempre, wag mo i-charge yung battery mo nang walang tao sa bahay. No. So, balik lang ito. So, yun. Diretso tayo sa battery. Ito na yung sa last pouch ng lids. So, yun. Batteries. So, kung magkataka kayo, lahat ng battery ko, merong sticker. Mayroon pa akong dalawang battery. Yung isang battery nandoon, tapos yung isa, yan, kami dyan sa camera. So, per camera ko, tigda dalawang battery. Itong battery ng, ano, ng Nikon 1V3 ko, bago to. Bago. Ito, share ko lang. Yung masabi battery ko, nag-wedding ako nung nakaraan, basta nakaraan pa bago mag-quarantine. So, yun. Isang battery lang, sa buong wedding event, nag-gasha.
Hanggang 2 bar lang siya, inabot. Diba? Nakakabilib. Ang tagal niya inabot. Kasi nung binili ko yung Nikon 1V3, may kasamang battery, dalawa. Ang kaso bloated. Ang kaso, ang dali malobat. Tsaka, baka mamaya biglang pumutok yung battery nun. So, tinapon ko na yun, bumili ako ng bago. So, same thing, bumili din ako ng extra spare battery nung sa D7000 ko. So, plano ko din bumili pa ng, dalawang battery per cam. Kasi, mahirap na kasi yan eh. Sa sitwasyon ko kasi, sa pag-i-event, usually, sunod-sunod din. Tsaka, mahirap. Mahirap. So, kailangan mas maraming battery, mas okay. Kung malakas kumita. So, balik na yan. So, ito. Ito na tayo. Ito, temporary lang to. Pag nakapag-event ako, papalitan ko to ng double layer na divider. From Avision Customized. Bibili ako soon. Magsimula tayo papunta dito hanggang dito. So, kung ganda kayo, ano to? Dehumidifier. So, may kento ko dati yung isa, yung purple ata to. Basta, yung purple ata yun. Alam ko dati meron ng purple na ganito eh. Hindi ko alam. Basta, di ko alam kung anong ano siya eh. Basta purple yun. Hindi, ano yun? Lavender ba yun yung amoy niya? Chuchu. Ayun, nagtagal. Ang tubig na, syempre, tinapon ko na rin. Di ba? Mas maganda rin kasi yung may ganito sa loob ng ng camera case. So, ito kasi, syempre, dagdag din iwas sa fungus tsaka moist mga camera. Di ba? Ayaw kasi bumili ng maliit na ganito. Pinakayoko yun. Tsaka, syempre, ang gusto ko din kasi, yung nagtatagal. Di ba? Kung bibili kayo ng ganito, mas okay sa Japan Sentry Home. Meron silang ganito, 99,100. So, mas okay presyo. Tsaka, mas effective daw, super. Super effective nito. Number, yan. So, next one is, ito, tali. So, ikaw din, bakit kami tali? So, ang purpose ng tali nito is, syempre, wala akong kotse, di ba? So, minsan kasi nagbabas ako, kapag galing Cavite, mga ganon, pero usually kasi nag-grab na ako eh. Grab talaga ako. Unless kung Cavite, or mga iba. Ito kasi, lagi ko itong ginagamit, doon ko siya lagi tinatali sa tabi nung driver. Nakatali siya. So, minsan nagtataka yung mga konduktor, bakit ito tinatali? Bakit ko daw tinatali? Hindi naman daw mawawala. Gaya ng sabi ko, ang mga magganako na yan, walang pinipiling oras. Tsaka lagi ko din siyang ginagamit sa event. Let's say, pag solo shooter ako, ang ginagawa ko, itatali ko siya something na may pwedeng mapagdalian, basta ganun, na hindi agad mahablot. So, ito, naka-bolt lagi siya, pag tinatali ko. Hindi ako yung maayos, kasi, di ba, gaya na sabi ko, walang pinipiling oras ang magnanakaw. So, next is ilaw. Ang gamit kong ilaw is yung no 160. Yon, tama. Yung no 160. Yan. Comparison ng rectangular na ilaw sa bilog. Ang bilog kasi, pag nag-ilaw yan, parang spotlight lang. Kahit merong barn door na may yan, reflector, pa spotlight pa rin yan. So, ang advantage kasi ng rectangular na ilaw, syempre, kalat, tsaka, Balance yung ano niya, yung bigay ng ilaw. So, ito, meron din kasi itong filter. Meron siyang yung puti, yung diffuser din. Ito, meron din siyang orange, blue, tsaka red. Madalas ko lang ito ginagamit, itong mga filter. Pero ginamit ko ito one time sa film ko. Pag meron ka ng ganitong ganitong ilaw na walang parang cover yung mga LEDs, tapos pwede siya suksokan ng parang ganito, mas okay. Lagi mo ito ilalagay. Kasi tagdag din protection para pag may tumusok o nalaglag, at least, may cover pa. Diba? Ito, nabili ko to sa Baguio. Basta pinaship sa akin via Victory Liner. Nabili ko siya ng 2K. With box pa siya eh. Almost bagong-bago pa. So, pwede din siya saksakan ng 6 na AA or NP battery packs. So, ang gamit ko sa kanyang battery is 6 na envelope. Mas maganda. So, plan ko din bumili nung NP battery packs. So, kasama din siya ng ganito. Pwede siya i-mount sa stand. Yan. Meron din siyang handle. May handle din siya. My ultimate camera strap. Ito, share ko lang sa inyo. Itong camera strap na to, matagal na sa akin to. Almost 4 years to sa akin tong camera strap. Ever since yung first camera ko. So, ang kinaganda nitong camera strap na to, magmumukha kang pa-cool. Hindi, joke lang. Basta maganda siya, tsaka ano, ang kaso nga lang, nasira yung ano ko, yung lock niya. Ay no, punta nyo. Nasira yung lock niya. Nilagyan ko siya ng tape, kinapalan ko lang. Pero gumagana pa naman. Tsaka sobrang tibay niya. Alam ko anti-focus one strap to. Ngayon sa Lazada, alam ko mabibili nyo to ng 300 plus. Pero noong time nung binili ko to, almost 80 plus lang to. Kasama yung shipping fee. Napakamura. Next is to.
sa mga photographers na baguhan dyan, mag-invest kayo sa ganito. Sir Godwin, ano yan? Ito ay isang speedlight. Ito yung kauna-unahang speedlight ko ever since. Ever since pa. So, ito, itong ano na to, diffuser na to is sa ibang ano ko to speedlight. So, dati kasi, dalawa yung speedlight ko. Yung isang speedlight ko, gumagana pa. Dati, ang kaso, nung tagal, ayaw na mag-on. Yung no brand na eh, yung ano din eh. So marami din ako nakita ang bad review sa Yong, no? Yong no 562, 563, 564. Na madaling pumutok yung bulb. Tsaka, madalas magka error issue. So, ito is, ano to? Godox TT522. Meron tong kasamang trigger. Ayan. Bakit ko sinabi mas maganda siya? Mas maganda siya sa beginners. So, dito kasi, hindi siya digital na LCD. Ang naging sa mga bagong ano, speedlight. Yung dito kasi, by power siya eh. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 power. So, yung unang power dito medyo mahina. Pero pag naka-full power to, sobrang lakas nito. Ang kaso pag puting enelok ang nilagay mo, sobrang bagay niya mag-recycle. Unlike kung black enelok. So, meron din siyang slave mode na S1 tsaka S2. Tsaka meron din siyang channel para sa trigger. So, yung trigger, ang battery nito yung 23A. Yung kaninang sabi ko na maliit na battery na pang-doorbell. Yan yung battery dyan. So, pag unang bilhin nyo palang ganito, gantong ano, speedlight, parang tagal, pag ayaw na pumutok ng trigger, bili kayo ng battery. Meron mga battery na binibenta sa 7-Eleven, saan pa ba? 7-Eleven, American Bazaar, Japan Centrum, basta marami. Ang hanapin yung battery is yung Energizer. Yung Energizer, nagtagal sa akin ng 6 na buwan. Ay, hindi! 4 na buwan. Joke lang. Tama. 6 na buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin na ano. Ang kaso, pag hindi nyo ginagamit yung trigger, tanggalin yung battery. Yung sa akin kasi madali matanggal to eh. Ayun o. Ganyan lang. So, di ko lang alam sa inyo, meron siyang ano, screw. Siguro na wala yung screw nito yung sa akin. Kaya madali matanggal. Pinakamagandang flash for beginners. Godox TT522. So, meron din yung mga sticker. Yung mga ano ko kasi sticker, naka-pair up yan by color. Kasi ito, Violet. So, magka-pair up yan. So, yung case nito, yung case nung shotgun mic ko na, which is binili ko noon. O nga, pala yung shotgun mic ko, binili ko yan noon sa, basta somewhere sa Bonnie. Binili ko yan kasi kailangan namin noon sa film. Kasi wala akong talagang audio mic noon. So, syempre, kailangan talaga. Sir Godwin, bakit di ka gumagamit ng Rode? Kasi ito, ang nakita ko sa reviews sa YouTube ng mga reviews about Talkstar is directional mic. Super. Lalo sa film, pag ginagawa ko siya sa boom mic, super directional siya. So, mas okay. So, if hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I-hit mo na yung notification bell